Magandang araw mga ka-auto. Meron tayo ngayong ayusin na starter ng F6A. Ito, multi-cab F6A. Ang nangyari kasi dito, kahit ilang sapaw na ng baterya na ginagamit dito, ilang parallel na ang ginamit, hindi pa rin siya umaandar. So, para malaman nyo din kung ano ang problema nito, so ipapakita ko sa inyo kung paano to aayusin. Siyempre, ang unahan natin, natanggalin natin itong koneksyon ng baterya, positive or negative, depende sa inyo. Tapos dito tayo sa socket galing ng starter switch, yan, dito sa solenoid. Tapos siyempre, isunod natin ang koneksyon ng solenoid galing ng baterya. Tapos, sunod na tanggalin natin itong dalawang nut na nakakabit dito sa starter mismo. So, dalawa lang naman to. Tatanggalin natin to bago natin ma-pull out itong starter. So, panoorin nyo lang mabuti kung paano natin to ginagawa sa mga masugid nating tagapanood, sa mga parati na nanonood sa ating mga video. So, sa mga nasihan dyan sa video natin, so, pakilike at share ang ating video. At sa mga bago pa ang bumisita dito sa ating channel, pakisubscribe po at pindutin ang notification bell para updated po kayo kung meron tayong bagong i-upload. So ayan ang gagawin natin dito, tatanggalin muna natin to, i-dismantle muna natin tong starter. Yan, tanggalin muna natin tong nut dito, nakakabit dito sa my stator, sa motor ng starter. Yan, na nakakabit dito sa my solenoid. Tapos tatanggalin din natin itong solenoid. Ang ibang tawag dito ay Bendix drive. Bendix drive solenoid. Pareho lang. Gamitin natin itong mga tools na 10mm, 12mm, 8mm. Saka mayroon tayong parang improvised na letter L na socket. 8mm. So ayan, kung paano ito tanggalin, ganito lang, kailangan nakasakat doon sa parang clutch na Bendix. Tapos tanggalin natin ito ng 8mm. Ayan. Tapos siyempre dahan-dahan natin tatanggalin to kasi may lulokso ng mga spring dito pag hindi natin to dinahan-dahan tanggalin. So kailangan maingat din kasi baka mawala yung mga spring. Yan, dahan-dahan lang. Tapos may cover ng spring dito. Yan, tawag na fiber. Parang fiber siya. So, yan. Pag tinanggal natin to, yan, may mga spring dyan sa ilalim. Yan, kung makikita nyo, apat na spring yan. So, siya yung nagpupush ng carbon brush para didiin dito sa armature. Sa may commutator ng armature. So, dahan-dahan natin tanggalin. Tapos hanapin natin itong problema. Kasi kadalasan ng problema nito, bushing. Bushing. Kasi okay pa naman itong brush niya. Medyo mahaba pa naman ang carbon brush. So, ang gagawin natin, itong bushing. Palitan natin ito. Tingnan nyo. May sayad. Yan o. May sumayad na metal. Yan o. So, yan yung posibleng dahilan na nagga-ground yung starter natin. Yan. Sumasayad yung armature dito sa may stator. Yan o. Dikit na dikit. So, ang kadahilanan nito, kadalasan nangyayari, bushing. Yung wala na. Maluwag. Maluwag na yung bushing. So, palitan natin. Kung titinginan natin maigi, yan, may sunog, parang sunog na. Dahil dyan sa nag-ground yung starter natin. So,
isolda lang natin to, linisin tapos isolda para babalik ulit yung magandang contact niya. Okay pa naman to, medyo likitan na lang natin to, panolda. So, bushing lang yung papalitan natin dito. Okay pa naman to. So, yan. Oh, yan oh. Medyo maluwag yung bushing niya. Oh, wala na oh. Maluwag na. So, papalitan natin to. So, tingnan niyo lang kung paano natin gagawin magpalit ng bushing. So, ito ipakita ko sa inyo, ito yung dulo, yung sapuitan ng starter. Yan, ito yung minsan hindi pinapalitan kasi mahirap tanggalin. Pero ito, pakita ko sa inyo kung paano ito tanggalin. Yan o, maluwag na maluwag. Yan o. Yan, maluwag na maluwag. So, ito kadalasan hindi pinapalitan. Kasi sa tingin ko, bagong repair to. Kaya lang, hindi ito pinapalitan yung sapuitan. Kasi yung carbon brush kanina, kung tinitingnan natin, okay naman. Yung carbon brush, parang bagong palit. Pero, itong bushing, hindi pinalitan. Kaya sumasayad. So, ang gagawin natin, palitan natin ito. Pakita natin sa inyo kung paano ito palitan. Meron ng iba na dito sa may dulo dyan, binubutasan nila para makuha lang yung bushing. Pero tayo, hindi tayo gagawa nun. Pakita ko lang sa inyo kung paano talaga tanggalin ang bushing dyan sa may cup. So, hanap lang tayo ng bolt na may saktong ulo na maipasok natin dyan sa may bushing para matanggal natin doon sa ilalim. Kailangan yung sakto-sakto, yung sakto-saktong ulo ng bolt na maipasok natin. Tapos dahan-dahan lang natin na pupukpukin para dahan-dahan din mailabas yung bushing. So, siyempre, hindi natin pwede na bibiglain o lalakasan masyado para kung gusto natin mabilisan yung trabaho. Baka nga kasi masira itong cup na paglagyan ng bushing. Medyo matrabaho siya, pero kailangan kasi natin gawin to kasi pag hindi natin yan pinalitan, hindi tayo mag-effort para matanggal yan. Iwala yung mangyayari sa trabaho natin. So, kahit medyo matrabaho siya, medyo matagal bago makuha, sige lang. Importante, mapalitan natin ang bushing. So ayan na, natanggal na natin yung bushing. So papalitan natin to ng bago. Yan, isukat natin muli. Pakita natin sa inyo. Yan. Medyo maluwag na talaga siya. Ayan o. Malaki-laki na yung clearance niya. So kailangan palitan na to. Meron tayo ditong bagong bushing. So ipalit natin dito. Mas madali ang pagpalit ng bushing kaysa pagtanggal. Thank you.
So ayan, tapos na natin nalinis. So pa-assemble na tayo ng starter. So, bago po natin i-assemble to, kailangan natin linisin ang commutator. Ayan. So dito sa commutator may mga insulator dito sa segments. Yan. So linisin natin 'to. Kailangan walang nakadikit na contact. Kailangan hiwalay talaga siya yung mga segments ng core. So kailangan hiwalay siya, walang nakadikit na contact para mas malakas yung ikot ng starter natin. Ayan, pa-assemble na tayo. Unahin muna natin maglagay tayo ng bagong bushing dito sa housing niya. So ayan, isukat muna natin itong armature sa bushing kung okay yung ikot niya. Ayan, medyo mahigpit siya. So ang gagawin natin, lagyan muna natin ng grasa. Ayan, para maganda yung pag-ikot ng armature. Ayan, tapos dito sa drive pinion niya, ayan, sa ilalim. Yung sliding niya, lagyan din natin ng grasa, pati dito sa likuran. Yan. So, okay naman siya. Yan. So, kabit na natin to. Tapos, ikabit na rin natin tong fork lever niya. So, ayan. So, lagyan din natin ng grasa para yung mga gumagalaw na parts hindi madaling masira. Bago natin i-assemble, lagyan natin ng grasa lahat ng mga gumagalaw na parts. Yan, tinanan natin tong slot ng housing ng field coil bago natin ito i-assemble. Yan. Kailangan okay yung assemble niya na hindi lihis. Yan. Kailangan sentro-sentro siya. Thank you.
So ayan, dito na tayo sa ilalim. Pakabit na tayo ng starter. Sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. So sa ulitin po, paki-like at share ang ating video. At sa mga bago dyan, paki-subscribe po ang channel natin at pindutin ang notification bell para updated kayo kung may mga bago pa tayong mga i-upload.